Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa panahong iyon, ang gawain ni Jesus ay ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng lahat ng naniwala sa Kanya ay pinatawad. Basta't ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin. Kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, wala ka na sa pagkakasala, ikaw ay pinawalang sala na sa iyong mga kasalanan. Ito ang kahulugan ng maligtas at mapawalang sala ng pananampalataya. Ngunit sa mga naniwala, mayroon pa ring nanatiling mga mapanghimagsik at sumalungat sa Diyos at kailangan pa ring dahan-dahang alisin. Ang kaligtasan ay hindi nangahulugan na ang tao ay lubusan ng nakamit ni Jesus, kundi na ang tao ay wala na sa kasalanan, na siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Basta't ikaw ay naniniwala, hindi ka na kailanman nasa kasalanan pa. Sa panahong iyon, si Jesus ay gumawa ng maraming gawain na hindi maintindihan ng kanyang mga disipulo at nagsabi ng marami na hindi naunawaan ng mga tao. Ito ay dahil sa panahong iyon, hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Kaya, maraming taon pagkatapos niyang umalis, nilikha ni Mateo ang talaangkanan ni Jesus at gumawa rin ang iba ng maraming gawain na naaayon sa kalooban ng tao. Hindi pumarito si Jesus upang gawing perpekto at kamitin ang tao, kundi upang magsagawa ng isang yugto ng gawain. Ang dalhin ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at tapusin ang gawain ng pagpapapako sa krus. At kaya, nang naipako na sa krus si Jesus, ang kanyang gawain ay lubos nang natapos. Ngunit sa kasalukuyang yugto, ang gawain ng paglupig, mas maraming salita ang dapat ipahayag, mas maraming gawain ang dapat isagawa, at kailangang magkaroon ng maraming proseso. Kaya dapat ding mabunyag ang mga hiwaga ng gawain nina Jesus at Jehova, nang sa gayon ay maaaring magkaroon ang lahat ng tao ng pangunawa at kalinawan sa kanilang paniniwala, dahil ito ang gawain sa mga huling araw at ang mga huling araw ang katapusan ng gawain ng Diyos, ang panahon ng pagtatapos ng gawain. Liliwanagin para sa iyo ng yugtong ito ng gawain ang kautusan ni Jehova at ang pagtubos ni Jesus, at pangunahin na ito'y upang maunawaan mo ang buong gawain ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos at mapahalagahan ang lahat ng kabuluhan at diwa ng 6,000 taong plano ng pamamahala na ito, at maunawaan ang layunin ng lahat ng gawaing isinagawa ni Jesus at ang mga salitang kanyang sinabi, at maging ang iyong bulag na paniniwala at pagsamba sa Biblia. Tutulutan ka nito na lubos na maunawaan ang lahat ng ito. Magagawa mong maunawaan kapwa ang gawain na ginawa ni Jesus at ang gawain ng Diyos ngayon. Mauunawaan mo at iyong mapagmamasdan ang lahat ng katotohanan, ang buhay at ang daan. Sa yugto ng gawaing isinagawa ni Jesus, bakit umalis si Jesus
nang hindi ginagawa ang pagtatapos na gawain. Dahil ang yugto ng gawain ni Jesus ay hindi ang gawain ng pagtatapos. Nang siya ay ipinako sa krus, ang kanyang mga salita ay natapos din. Matapos ang pagpapapako niya sa krus, ang kanyang gawain ay ganap ng nagwakas. Ang kasalukuyang yugto ay iba. Tanging pagkatapos sabihin ang mga salita hanggang sa katapusan at magwakas ang buong gawain ng Diyos ay sakalang matatapos ang kanyang gawain. Sa yugto ng gawain ni Jesus, maraming salita ang nanatiling hindi na ipahayag o hindi na ipahayag ng buong linaw. Ngunit walang pakialam si Jesus sa kanyang mga sinabi at hindi sinabi dahil ang kanyang ministeryo ay hindi ang ministeryo ng mga salita, kaya matapos siyang ipako sa krus, siya ay lumisan. Ang yugtong iyon ng gawain ay pangunahing para sa pagpapapako sa krus at hindi katulad ng kasalukuyang yugto. Ang kasalukuyang yugtong ito ng gawain ay pangunahing para sa pagtatapos, paglilinaw at paghahatid ng lahat ng gawain sa isang konklusyon. Kung hindi binibigkas ang mga salita hanggang sa kahuli-hulihan, magiging imposibleng matapos ang gawain ito dahil sa yugtong ito ng gawain, ang lahat ng gawain ay tinatapos at ginagawa sa pamamagitan ng mga salita. Noong panahong iyon, nagsagawa si Jesus ng maraming gawain na hindi maunawaan ng tao. Siya ay tahimik na lumisan at ngayon marami pa rin na hindi nakauunawa sa kanyang mga salita na mali ang pagkaunawa ngunit naniniwala pa rin na ito ay tama at hindi alam na mali sila. Ang huling yugto ang magdadala ng gawain ng Diyos sa isang ganap na wakas at magbibigay ng konklusyon nito. Magagawang maunawaan at malaman ng lahat ang plano ng pamamahala ng Diyos. Ang mga kuro-kuro sa loob ng tao, ang kanyang mga layunin, ang kanyang mali at katawa-tawang pagkaunawa, ang kanyang mga kuro-kuro sa gawain ni na Jehova at Jesus, ang kanyang mga pananaw tungkol sa mga hentil at ang kanyang iba pang mga paglihis at mga kamalian ay itatama. At mauunawaan ng tao ang lahat ng tamang landas ng buhay at ang lahat ng gawaing ginawa ng Diyos at ang buong katotohanan. Kapag nangyari iyon, ang yugtong ito ng gawain ay matatapos na. Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo. Iyon ang simula. Ang yugto na ito ng gawain ang katapusan ng gawain. At ito ang konklusyon. Sa simula, isinagawa ang gawain ng Diyos sa mga taong hinirang sa Israel. At ito ang simula ng isang bagong panahon sa pinakabanal sa lahat ng lugar. Ang huling yugto ng gawain ay isinasagawa sa pinakamarumi sa lahat ng bansa upang hatulan ang mundo at wakasan ang kapanahunan. Sa unang yugto, ang gawain ng Diyos ay isinagawa sa pinakamaliwanag na lugar sa lahat at ang huling yugto ay isinasagawa sa pinakamadilim na lugar sa lahat at ang kadilimang ito ay itataboy. Ang liwanag ay papapasukin
at ang lahat ng tao ay malulubig. Kapag ang mga tao sa pinakamarumi at pinakamadilim sa lahat ng lugar na ito ay nalubig na at ang buong populasyon ay kinilala ng mayroong Diyos na siyang tunay na Diyos at ang bawat tao ay lubusan nang nakumbinsi, ang katotohanan ito ay gagamitin upang isagawa ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob. Ang yugtong ito ng gawain ay mayroong isinasagisag. Kapag natapos na ang gawain sa kapanahunang ito, ang gawain ng 6,000 taon ng pamamahala ay ganap nang magwawakas. Sa oras na ang mga nasa pinakamadilim sa lahat ng lugar ay nalupig na, tiyak na ganoon din ang mangyayari sa iba pang lugar. Kung gayon, tanging ang gawain ng panlulupig sa China ang nagtataglay ng makabuluhang pagsasagisag. Kinakatawan ng China ang lahat ng puwersa ng kadiliman. At ang mga tao sa China ay kumakatawan sa lahat ng salaman kay Satanas at salaman at dugo. Ang mga Chino ang pinakaginawang tiwali ng malaking pulang dragon, ang may pinakamasidhing pagsalungat sa Diyos, na ang pagkatao ay pinakamasama at marumi, at kaya sila ang tipikal na halimbawa ng lahat ng tiwaling pagkatao. Hindi ito nangangahulugan na ang ibang mga bansa ay walang mga suliranin ni anuman. Ang mga kuro-kuro ng tao ay magkakaparehong lahat at bagamat ang mga tao sa mga bansang ito ay maaaring mayroong mahusay na kakayahan. Kung hindi nila nakikilala ang Diyos, tiyak na kinakalaban nila siya. Bakit sinalungat at kinalaban din ng mga Hudyo ang Diyos? Bakit kinalaban din siya ng mga Fariseo? Bakit pinagtaksilan ni Judas si Jesus? Sa panahong iyon, marami sa mga disipulo ang hindi nakakilala kay Jesus. Bakit pagkatapos ipako sa krus si Jesus at muling nabuhay, ay hindi pa rin naniwala sa Kanya ang mga tao? Hindi ba pare-pareho lamang ang pagsuway ng tao? Ang mga tao ng China ay ginawa lamang halimbawa, at kapag sila ay nalupig, sila ay magiging mga modelo at huwaran at magsisilbing sanggunian para sa iba. Bakit ko palaging sinasabi na kayo ay mga karagdagan sa aking plano ng pamamahala? Sa mga tao sa China na ipapamalas ng pinakabuong buo at nabubunyag ang katiwalian, karumihan ng pagiging hindi matuwid, pagtutol at pagiging suwail sa lahat ng iba't ibang mga anyo nito. Sa isang banda, sila ay may mahinang kakayahan at sa kabilang banda, ang kanilang mga buhay at pag-iisip ay paurong at ang kanilang mga gawi, kapaligirang panlipunan, pamilya ng kapanganakan, ang lahat ay salat at pinakapaurong. Ang kanilang katayuan ay mababa rin. Ang gawain sa lugar na ito ay may isinasagisag at matapos maisagawa ang kabuuan ng gawain ng pagsusuri na ito, ang susunod na gawain ng Diyos ay magiging higit na madali. Kung matatapos ang hakbang na ito ng gawain, ang susunod na gawain ay matitiyak. Sa oras na magawa na ang hakbang na ito ng gawain,
lubos nang nakamit ang malaking tagumpay at ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob ay ganap nang nagwakas.